Ang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Diba? Yung mga kasama? Hindi naman. Parang mabigat na kasi sa katawan. Kailan ba nagsimula mo yan? Nagsimula lang naman ito nung nabili ko ang silyon. Huwag kayong mag-aala. Tutulaw ako sa paggamot niya. Kumusta na ang kalagayan ng anak ko, Doc? As of now, stable naman ang kalagayan niya, Mrs. Nurse, tanggalin mo na ang swero at pwede na silang umuwi. Sige, Doc. Antayin nyo lang ako dito, Mrs. Kukunin ko lang ang resulta ng mga test na ginawa namin sa kanya. Maraming salamat, Doc. Wala ka naman, Mrs. At makaka-uwi na din kami. Ma'am, kukunin mo na yung bill natin. Sige, anak. Dahil yan dun sa upo na nabili mo, yung rotten cake. Ha? Paano mo nalaman? Ako kasi ang nabenta nun. Yung pagmumulto ng matanda sa'yo, nangyari na sa akin yun. At saka yun, yung mga pasama niyan, naranasan ko din ng mga yan. Namaranan ng lahat nung benta kong upuan. How dare you? Alam mo na nang nakakasama, bakit mo ba binenta? Pasensya na po kayo, Mrs. Kung bakit ko ba binenta ang upuan. Nanginayang kasi ako sa kita, at saka ang dami kong paghihirap, awang tapos yun. Mukhang pera ka din naman pala eh! Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Alam ko pong solusyon sa pagdungot kay Sophia. Tulungan ko po kayo. Oh, down lang! Tinga, pagdating sa inyo. Kuya, paabot! Diyos ko, ano ba to? Nakakainis!
Tandaan ha. Matulas. Oh my God. Nakakainis talaga. Ang dulas. Nakakainis. Talagang madulas dito. Ate mo talaga. Diyos ko! Jesus! Oh, sana naman tayo pupunta? Lakarin natin to. Tignan mo ngayon, Diyos ko! Tumigil na nga dyan? Oo, kakaya. Ang daming tao. Diyan naman si Mamu. Paano tayo makakapunta dun sa pupuntahan natin? Oh, my God! Oh, sige, dito na tayo sasakay. Oh, tignan nga, may tricycle. Pero naman pala eh, di sinabi. Kakain. Ay, malapit lang pala. Dito na ba yung kuya? Sinsyara kayo, ah. Medyo magulo kasi. Kahapon pa sila lumipat. Ha? Gulay! Gulay niyo dyan! Gulay! Gulay niyo po dyan! Magandang umaga po! Magandang umaga din! Halina, pasok kayo! Ako pala si Miling. Ako naman si Roleng. Pero huwag na Mare, marumi tong kamay ko. At ako naman si Alintinang. Oo nga, marumi tong kamay ko. Uy Mare, masaya kami at dito niya napiling tumira sa barangay namin. Pero Mare, sandali lang. Mag-ingat kayo sa bahay na to ha. Bakit naman? Mag-iingat? Saan? Wala yung Mare, sige alis na kami. Uy Mare, teka lang. May sinasabi pa kayo, diba? Bahala ka sa amin. Saan na po yung dampag? Lasing na mga pare. Oo nga mga pards. Set nyo. Masaya talaga dito. Sige lang. Mga pala Francis. Ba't pala kayo lumipat dito? Siguro may kinakasan ka dun sa pinanggalingan nyo no? Oo nga naman yan. Wala. Ba't din kayo lumipat dito? Okay ka lang. Ah, dahil tulad kasi yung mga pards. Ang papa ko kasi, nalulong sa sugal. Kaya pinigyan din ni Mama ang liwanag si Papa. Pati nga ang larihan namin, may benta niya. Kaya lumipat kami dito. Buti na lang may pag-iipon si Mama para makapagsimula ulit kami. Ah, gawin ba pare? Eh, masaya ka naman dito. Kinikilig.
Sabihin masaya pa rin kahit papano. Kahit ba nang nangyari sa pamilya ko. Ano na lang Mare? Sit muna ako. Kahihi ako eh. Sige Pads, balik ka ah. Sige. Mga pare, may multo na sa baba, nakita ko. Multo? Oh, isang bata. Posible. Sa tanda mong yan, naniniwala ka pa sa multo? Pare, asin ka lang yata. Sayo ko muna ng tubig. Salamat pare. Mga pare, maniwala kayo sa akin, may multo na sa baba. Pare, walang multo. Pare, ano ba? Maniwala kayo sa akin. Pare, yung tanda mo yan, naniniwala ko sa multo. Mga pare, maniwala kayo sa akin, may nakita ako. Wala yung pare, multo na lang. Ay, naku doon, taray mo yan. Ay, ma, may naisip ako. Oh my God, kuya. Don't talk when your mouth is full. Ay, sorry na, ma'am. Ma, paano kayo magpapatayo tayo ng furniture shop dito sa barangay natin? Furniture shop? Ang cheap naman yun, kuya. Samantalang nang nasa Manila tayo, may computer shop tayo. Tas dito, furniture shop. Ew! Tumigil ka nga, driver. Ang arte mo talaga. Tama na nga yan, mga batang to. Maganda yung iniisip mo, anak. Kung hindi sana dahil sa inyong ama, hindi tayo magkakaganito. Bakit ma? Mabait naman sa atin si Papa ah. Mabait. Kumain na nga lang kayo. Ma, kung furniture kasi, mabibili ko yung punong nara kila Lolo kasi makakatipid pa ako. Tsaka, makagawain ng magandang mebles. Wala kayong magagalit anak. Wala kayong magbabantay dyan sa puno na yan. Mama naman, Papa lang naman natin eh. Tsaka bibilin natin. Hindi naman natin iingin. Nabanggit lang kasi ng kapitbahay natin na mag-iingat tayo dito. Ito naman si Mama, parang kasi silang lang sumunod. Ah, basta. Hindi na mahalaga yun. Nakapag-desisyon na ako. Pare, kumusta naman ang pamamalagi nyo dito? Ayos-ayos lang pare, sa awa ng Diyos. Ay pare, balak ko sana magpatayo ng furniture shop dito. Pwede ba kitang makasama? Ako pare, hindi ako pwede. Ano kayo kung si Pinsan Berting na lang? Asan ba si Berting pare? Ako pare, tulog pa ata ngayon. Pare, ano kaya kung bibilihin ko tong puno? Ako pare, ibang puno na lang. Madami akong alam dyan sa gubat. Magaganda pa. At saka pare, yung punong yan. O bakit pare? May magalit ba? Kasi pare, may kwento-kwentong may kababalagan daw itong puna to. Ayon sa kwento, may isang matandang namatayan ng kanyang pinakamamahal na apo. Hindi mamatay ang apo ko! Tatawagin ko na po yung tutulong sa pagpapalibig. Ako din po na nakikilangan ko.
Ang dami ng problem ko. Magmungkone lang ako ka! Tulong! Tulong! Mga kapitbahay! Si Lola Sorang nagbigte! Tulong!
pa dyan, pare. Pare, wala namang mawawala pag paniniwalaan natin yon. Ah, basta pare, bunang pasya ko. Masabi ko lang si Berting pagdating sa puno. Sige, pare, ikaw bahala. Lang siguro to. Makauwi na nga lang. Di mo lang alam dahil sa'yo ako'y di makakain. Di rin makatulog buwat ng iyong lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo. Tulad mo na may puso ba to? Ah! Woo! Sarap maligo ah! Nagbago, naniwala nang sa iyo. Ba't ngayon iniwan mo? Thank you.
Masyado pala nila.
O anak, na paano yung likod mo? Saan mo? Ito o, oh, mga to. Naman na itong silyon na ginawa nyo ni Berting. Oo, pare. May bilagro kasi nangyayari dun eh. Oo, di nga. Eh, kaplano. Niwala ka naman agad. Siyempre, ginawin ko to dahil alam mo na, para ano, mas madali ko matapos para makapera na ako. Ah, ganun ba? Ang ganda naman itong pinakagawa nito. Siyempre, pare, akong bumawa yan. As you can see, pasado ba, pare? Medyo. Teka lang, pare. Pare, matagal na ba to? Ano to? Wala, pare. Tumubulap. Ano kaya ibig sabihin nito? Ewan ko ba, pare? Mas maganda nang magpakonsulta ka sa doktor. Sus! Doktor, pare? Wala ko eh. Walang pera. Mas maganda yung sigurado, pare. Eh, pare, gagaling lang to. Pare, may kakilala akong albaryo na pwedeng tumulong sa'yo. Albaryo, pare? Maniwala ka sa albaryo. Pare, expert siya sa mga ganyang sakit. Ah, ganun pa, pare. Pag-isipan to. Pare. Okay, yan ang isip mo, ah. Sige, pare, muna na ako. Magdidilim na. Sige, oh, sige, pare. Ingat ka. Sige, sige. Sige. Okay. Pare, malayo pa ba dito? Tawin na ako, pare. Tawin muna tayo. Kaya mo ba bang maglakad, pare? Hindi ba masakit ang sugat mo? Kaya ko pa maglakad, pare. Hindi na lumap dito ang sugat ko, pare. Pero kadiri lang tingnan. Tama, pre. Malapit na yung bahay ng albularyo dito. Tara, bilis. Sige, pre. Bilis naman, pare. Ang lamig dito. Anong malamig, pare? Ang init-init nga, ako. Ha? Ha? Wala, ayun, tara. Bilisan mo. Ayan na, hindi, malapit na tayo, tara. Taupo! 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 Inangboring! Ano po yun? Papalumot ko lang po sana itong kaibigan ko. Ah, ganun ba? Sige, pasok muna kayo. Inang Puring? Inang Puring, may naghahanap po sa inyo. Sige, papasukin mo sila. Sige, pasok po muna kayo. Ano bang maitutulong ko sa inyo? Naparito po kami, Lola, para ipapakita ko itong mga pasta sa kamay ko. Patingin niyo ako.
Ano bang punot dulo ng mga pasa mo? Kasi ganito yan, Inang Puring. Kalilipat lang nila dun sa dating bahay nila, Lola Sorang. Inalaw at pinutol niya naman kasi yung punong nara dun, kaya ganyan yung nangyari sa kanya, Inang Puring. Lola, gagaling po ba to? Gagaling yan. Mas mabuti nang mawala ang mga bawat piraso ng kahoy na pinutol mo. At sunugin ang mga ugat nito para matahimik na ang mga kaluluwang namumuhay doon. Salamat po, Inang Puring. Gagawin po namin lahat ng mga sinabi nyo. Mabuti naman kung ganun. Huwag niyong baliwalain ang mga bawat babalako. Opo, Lola. Sige, Inang Puring, mauna na po kami. Sige, mag-iingat kayo. Yung mga babalako, sundin niyo. Sige. Opo. Opo, Lola. Maraming salamat po, Lola. Walang ano na. Pare, paano kaya kung direnda ka na lang itong kuhan sa bayan? Ako, huwag pare. Sunugin na lang kaya natin to. Pare naman, sunugin mo yan. Ang ganda, sayang lang. Pero pare, kapasa sa iba, magsumpa. Pare. O, magkape muna kayo. Salamat, maraming po. Ano pala ang susunugin ninyo? Ha? Yung upuan po. Opo ba? Yun naman palang sinabi ng albularyo eh. Eto, sunugin nyo na yan. Sige, papadeliver ko na lang dyan bukas after lunch.
Sige. Kuya, tarantara naman! Sige kuya, dito siya ilagay. Ganda lang kuya ha. Salamat. Doris! Oh, so may I have what's that? Another collection? Yes, ma'am. Wow, ang ganda naman. Saan mo ito binili? My title is mommy. Si Doris po. Doris? Yes, Doris! What can I do for you? Doris, pakilinisan mo nga ito. Ingatan mo ha. Mas mahal pa yan sa buhay mo. Yes, oh, anak. It's already time. Makikipag-meet pa ako sa mga amiga ko. Bye, iha. Bye, mommy. Pangit-pangit naman. Alam mo. Yes! Nakakaayos yun sa'yo! Kusahan mo nga ako ng gata. So, muna din ang aso ko na. Apo, madam. Diba? Yung mga basa mo? Hindi naman.
para mabigat lang kasi sa katawan. Kailan ba nagsimula ang Maya? Nagsimula lang naman ito nang nabili ko ang silyon. Huwag kayong mag-aala, tutulaw ako sa paggamot niya. Kumusta na ang kalagayan ng anak ko, Dok? As of now, stable naman ang kalagayan niya, Mrs. Nurse, tanggalin mo na ang swero at pwede na silang umuwi. Sige, Dok. Antayin niyo lang ako dito, Mrs. Kukunin ko lang ang resulta ng mga test na ginawa namin sa kanya. Maraming salamat, Dok. Wala ka naman, Mrs. At makaka-uwi na din kami. Ma'am, kukunin mo na yung bill natin. Sige, anak. Dahil yan dun sa upo na nabili mo, yung rotten chair. Ha? Paano mo nalaman? Ako masayang nabenta nun. Yung pagmumulto ng matanda sa'yo, nangyari niya sa akin yun. At saka yun, yung mga pasama niya, naranasan ko rin ng mga yan. Namanalo ng lahat nung benta kong upuan. How dare you? Alam mo na nakakasama, bakit mo pa ibinenta? Pasensya na po kayo, Mrs. Kung bakit ko pa ibinenta ang upuan. Nanginahin kasi ako sa kita. At saka dami kong paghihirap bago natapos yun. Mukhang pera ka din ako pala eh! Huwag po kayong mag-alala, Mrs. Alam ko pong solusyon sa pagkagamot kay Sophia. Tulungan ko po kayo. Hey, pre, pre! Tulong naman dito. Sandit lang. Sige, pre! Ano ba yan? Nakakupuan! Pre, dahan-dahan lang ha. Kapagsipasan. Sophia! 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 Sophia, nangyayamalo! Sophia!
Pamilya mo! Lalakad sa kalye ang isang lalaki.